Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong araw na ito, atin pong ginugunita ang mga dakilang santo na sina San Basilio at San Gregorio Nazianzeno, mga obispo at pantas ng ating simbahan. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minarapat mong ang iyong sambayanan ay masilayan ng huwarang pamumuhay at pangangaral ni na San Basilio at San Gregorio. Ipagalob mo sa aming kapakumbabaan ang iyong katotohanang maaasahan ay aming matutuhan at sa aming pag-ibig, ito ay tapat naming magampanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, sino ang sinungaling? Hindi ba ang tumatangging si Jesus ang Kristo? Ito ang Antikristo, ang ayaw kumilala sa Ama at sa Anak. Ang di kumikilala sa Anak ay di rin kumikilala sa Ama. Kapag tinanggap ni naman ang Anak, pati ang Ama'y sasa kanya. Pakaingatan ninyo ang inyong puso, ang narinig ninyo ay simula pa. Kung gawin ninyo ito, manatili kayo sa Anak at sa Ama. At ito ang ipinangako sa atin ni Kristo, buhay na walang hanggan. Ang isinulat ko sa inyo ay tungkol sa mga nagnanasang magligaw sa inyo. Ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang siya'y nananatili sa inyo, hindi na kailangan turuan kayo ninuman. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo sa lahat ng bagay. At totoo ang tinuturo niya, hindi kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Kaya nga, mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at hindi tayo mahiya sa Kanya sa araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit saan namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit saan namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puoy ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan,
walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit saay na mamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niya'y ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansa'y naghayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinupad. Kahit saay na mamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat ng daigdig. Ang puon ay buong galak na puriin sa pag-awit. Kahit saay na mamalas, tagumpay ng nagliligtas. Magsitayo po ang lahat. Anak niya, ang sugo ng Diyos na Ama. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem, ang ilang saserdote at levita upang itanong kung sino siya. Sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po. Tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya. Hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan. Ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaías ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin, subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Betania, sa ibayo ng Jordan, na pinagbibinyagan ni Juan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Isang paulit-ulit na pagtatanong
kay Juan Bautista ang ating narinig mula sa mga Hudyo. Paulit-ulit na pagtatanong. At ang mga tanong ay tungkol sa kasinuhan o pagkatao ni Juan Bautista. Kasinuhan at pagkatao ni San Juan Bautista. Ang tanong nila, sino ka? Ikaw ba si Elias? Ikaw ba ang propeta? Ano ang masasabi mo sa iyong sarili? Ngunit kahit anong paghahambing o kahit anong pagtutulad ang gawin ng mga Levita o mga Pariseo kay Juan, kilala ni Juan ang kanyang sarili. Kilala niya kung sino ang hindi siya. Alam niya ang tunay niyang kasinuhan at wala siyang pagpapanggap. Si Juan, kahit kailan, hindi nagpanggap. Kaya nga, ang kanyang tanging nasabi, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ibig sabihin, si Juan ay tagapagtuwid lang ng daraanan ng Panginoon. Tagapagturo lang sa mga tao ng matuwid na buhay. Hindi siya ang propeta. Hindi siya ang Mesiyas. Hindi siya si Elias, kundi tagapagtuwid ng landas. Ngunit kahit ganito, yung kanyang pagpapakilala, alam pa rin ni Juan na hindi sa kanya galing ang mga salitang ito. Alam niya na hindi kanya ang salitang ito, kundi kay Propeta Isaías. Mga kapatid, ito po ang mensahe sa atin ng ating ebanghelyo ngayong ikalawang araw ng bagong taon. Ang alamin at kilalanin ang tunay nating mga sarili para makapamuhay ng matuwid. Kung gusto nating makapagsimula ng maayos ngayong taon, simulan po natin ito sa ating mga sarili. Lahat ng ating mga pagkakamali noon, sa halip na pagtakpan, sa halip na manisi, o sa halip na panindigan, akuin. Akuin para malaman kung paano natin ito aayusin. Ang mga kasalanan na nagawa, aminin. Aminin natin at ikumpisal para maitama at maihingi ng kapatawaran. E ano kung ikaw ay sawi? Walang masama kung hindi ka marunong sa isang bagay. Tanggapin mo ito ng buong pagpapakumbaba para maayos mo ang alinmang hindi tama sa iyo. Hindi natin kailangang magpanggap. Hindi natin kailangang panindigan ang mga nakaraan dahil wala itong maidudulot na kagandahan. Madadaya mo o malilin lang ang ibang tao sa pagpapanggap, pero hindi ang sarili mo dahil alam mo kung ano ang totoo. Kung ikaw ay naririto bilang isang deboto at kinikilala mo ang sarili mo bilang deboto ng Poong Jesus Nazareno, dapat ang buhay na ipinapakita mo ay katulad ng sa Nazareno. Yung mga mali,
mga kasalanan, kasawian, lahat yan kakalimutan. Aaminin para ito ay baguhin. Mga kapatid, ngayong bagong taon, hindi mo kailangang magpanggap dahil pagkakataon natin ito para magsimula at buuin ang tunay nating mga sarili. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, itinuring ni Juan Bautista ang kanyang sarili na hindi karapat-dapat sa tungkuling ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Sa kabila nito, tinutupad niya ang kanyang misyon sa diwa ng paglilingkod at kababaang loob. Taglay ang ganitong diwa, lumapit tayo sa Ama upang tulungan niya tayo sa ating mga pangangailangan. Ating sambitin sa bawat panalangin, Banal na Guro, lukuban nawa kami ng iyong Espiritu. Banal na Guro, lukuban nawa kami ng iyong Espiritu. Ang mga lingkod ng simbahan, naway tumupad sa kanilang tungkulin, na may pagpapakumbaba at kabutihang loob. Manalangin tayo. Banal na Guro, lukuban nawa kami ng iyong Espiritu. Ang mga may katungkulan sa pamahalaan, naway magtaglay ng tapat na hangaring kumilos para sa kapakanan ng lahat ng mamamayan at hanapin na ikabubuti ng lahat sa halip na unahin ang pangsarili nilang kapakanan. Manalangin tayo. Banal na Guro, lukuban nawa kami ng iyong Espiritu. Ang mga magulang at guro, naway maging inspirasyon ng mga kabataan at mag-aaral at mahikaya sila sa pagtsatsaga at pagsisikap sa pag-aaral sa kabila ng kahirapan at pagkabigo. Manalangin tayo. Banal na Guro, lukuban nawa kami ng iyong Espiritu. Ang mga may sakit, naway magkaroon ng kapanatagan ng loob sa pamamagitan ng ating pagmamahal at pangangalaga. Manalangin tayo. Banal na Guro, lukuban nawa kami ng iyong Espiritu. Ang mga namayapa na ay makatagpo nawa ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Banal na Guro, lukuban nawa kami ng iyong Espiritu. Sa katahimikan ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Banal na Guro, lukuban nawa kami ng iyong Espiritu. Panginoon, sa pamamagitan ni San Juan, tinuturuan mo kaming maging mga abang lingkod. Loobin mo na matularan namin ang kanyang halimbawa upang makasalo kami sa iyong buhay sa kaharian kung saan ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin manatili kami tapat sa pag-ibig na bigay mo sa
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin ngayong sina San Basilio at San Gregorio ay kalugdan mo nawa. At bilang tugon sa kanyang itinuturong kaalaman, ikaw ngayon ay aming pinupuri at pinasasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mahapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na iba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di na iba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina kahit ikaw ay lingid sa aming mga mata. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayun din naman, numatapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan
Kaawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Gregorio, San Basilio, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Isinilang ngayon sabi.
sanlibutan. Siya'y prinsipe ng kapayapaan at tagapayo ng mga tao. Siya'y maawaing ama ng lahat at tatawagin siyang Emmanuel. Tayo na dalawin natin sanggol sa sabsaban ating sambahin. Sa mundo'y pinagkaloob, sangkahangahangang biyaya ng Diyos. Siya'y prinsipe ng magsitayo na po ang lahat.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa bumubuhay na pagkaing si Kristo at paturuan mo sa gurong si Kristo upang sa paggunita namin kina San Basilio at San Gregorio kami matuto ng maaasahang katotohanan mo at sa pag-ibig ay magampanan namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, daladalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaging taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.